In this video, ang ipapaliwanag natin ay ang paggamit ng tinatawag natin na conditional statements sa visualbasic.net. So kung may alam kang ibang programming language or kahit anong programming related subjects, hindi nawawala yung conditional statements or mas kilala niyo siya bilang if statements. Okay? Tatandaan na pag sinabi natin if statements, laging dalawa ang sagot niyan because that is a boolean. It's either true or false, or naman, pwede naman siyang yes or no. Okay? And if statements, lahat yan nakabase doon sa tinatawag natin na condition. Ito yung chine-check natin na kung ang value ba niya, it's either true or false. Kung mapapansin nyo rito sa diagram natin, okay, although dalawa ang possible result, sa isang side lang tayo, for example, true, meron tayong statement or series of codes. Kasi pagdating doon sa another answer, which is false, nagte-terminate tayo. That is what we call the if-then statement. Ibig sabihin ng if-then statement, one-sided to. Although dalawa ang possible result ng condition mo, yung isang result lang yung pinapakialaman natin. Okay? Kaya kung makapansin natin sa syntax, we have the multi-line, we have the single-line syntax. Pwede ka kasi mag-code ng single line, pero mas maganda kasi siyang tignan and mas readable siya, both the programmer and then yung mga user din kung naka-multi-line tayo. As you can see, sa syntax natin, naka-fix yung if, then, at saka, and if. Yung end if kasi ito, nagsasabi na terminated na yung if natin. And then the if naman, ito yung nag-i-start na meron tayong conditional statements. So, magbabago na lang is the condition and then the statement. Okay, as you can see, sa true lang tayo, nagbabase in the if-then statement. Hindi laging true to, ah. Possible kasi na naka-false to. Depende nga yan kung paano mo ginawa yung iyong condition. Para may paliwanag natin ng gusto, itry natin into actual programming. Okay? So dito tayo sa ating Visual Studio. So magkikreate ako ng mga example na gagamit ng one-sided na if statement or one-sided result para sa if natin. Kaya tawag natin na if and then statement. Pinakauna, mapapansin nyo itong exit button na ito, itong X. Di ba pag nagra-run tayo, okay, and accidentally napindot mo yung X, nagte-terminate yung ating program. So kung gumagamit ka ng ibang application, mapapansin mo na pag accidentally napipindot ang exit button, nagkakaroon ka muna ng prompt. Tinatanong ka kung gusto mo bang ituloy or hindi yung pagte-terminate ng ating program kasi napaka-crucial ng button na yon. So, in this example, gagamit tayo ng if-then statement na ang kailangan lang natin is yung one side na sagot, which is the no. Ano ibig sabihin nun? Okay? First, double-click natin yung ating form. And then, mapapansin mo, ang event mo ay load. So, ang kailangan natin is yung pag-terminate or yung pag-unload ng form. Punta ka lang sa events, hanapin mo lang yung form closing. Ito siya. Form closing, hindi form closed. So, form closing. Magkakaroon ka ng panibagong sub-procedure. Tatanggalin ko lang to, okay, para hindi tayo malito. Dito tayo. Now, ang una natin kailangan is yung tinatawag natin na message box or confirmation. So, gagawa muna tayo ng message box. And then, yung ating message, for example, do you really want to exit or terminate? Okay, question mark. And then, lalagyan natin siya ng icon. Lagay lang natin exclamation. And then, syempre, nagtatanong ka, definitely you need two buttons. Yes or no. And then, ang title natin will be, for example, terminating dot, dot, dot. Okay? Check muna natin, ano itsura ng ating message box? Wala pa tayo dun sa conditional statement, ha? Okay, click ko lang yung, pasin ninyo, ito yung message box natin. Send yung ating prompt, and then the icon, the title, and then the button. Pag pinindot ko yung no, to terminate siya. Then, pag pinindot ko naman yung yes, okay, to terminate pa rin siya. So, ang gusto natin gawin, dapat pag pinindot natin yung no, hindi siya mag-terminate. To do that, dadagdagan natin ngayon ng if yung ating message box. And then, mapapansin nyo, nagkulay blue siya. Bakit? Hindi pa kasi tapos yan.
If you have your if, kailangan meron ka lagi and if. And then, hindi pa rin kasi tapos to. Bakit? Dahil yung condition natin, hindi pa talaga siya condition. Gumawa lang tayo ng message box. Kailangan nating malaman na si user ay iseselect yung no doon sa ating message box. So, to do that, lalagyan mo lang ng equals, message box result dot no. Ngayon, ang ilalagay mong statement sequence dito or code mo rito, what if nag-true yung ating condition dito? Ibig sabihin na nag-true ang condition, sinelect ni end user yung no mo dun sa message box. Anong gagawin natin? Ika-cancel natin yung pag-close. To do that, e.cancel is equal to true. So, boolean lang yung cancel natin na kailangan lang natin enabled. Run natin yung program. Okay? Ito yung ating button. So, ang sabi, pag pinindot ko daw yung no, dapat mag-trigger yung pagka-cancel natin ng form closing. Ang mapapansin nyo, hindi nag-exit yung ating form. Pero once na pinindot ko yung ating yes, nag-terminate yung program. So, if statement lang tayo, kasi ang nilagyan lang natin ng code ay yung no. Bakit hindi siya nag-terminate once na pinipindot niya yung yes? Kasi wala naman tayong specific code for that. Sabi ko nga dati, kung wala ka namang code, definitely walang mangyayari doon sa program mo. Okay? Yun yung isa sa pinakamagandang example ng if statement natin. Isa pa. Okay, gamit naman tayo ng object. So, gagamit ako ng object. For example, gagamit muna ako ng text box. Okay, isang text box. Remember ha, itong program na to, okay, this is a random program. Pinapakita ko lang paano ginagamit yung ating conditional statement. Kasi ang kailangan mong malaman dito is yung syntax o yung mismong ibig sabihin ng condition para ma-adapt mo siya sa mga program mo. So not necessarily na kailangan gumawa ka ng isang program talaga na gagayahin mo lang. Okay, take note, ang lagi mong tatandaan is the concept of the if statement. Yan ang aalamin mo. Yan lang ang kakabisaduhin mo kahit anong programming language. So, gumagamit lang ako ng example para mas madali nating maintindihan. Lipat ko lang yung properties dito. Ayan, para mas madali nating ma-edit. Ang text box natin, papangalanan ko yan. For example, TXT sex. Okay, hindi ako gumamit ng gender ha. Remember kasi pag sex, that is male or female lang. Gender kasi yung medyo marami. Okay? Using that, ibig sabihin yan, ang radio button ko will be, this will be male, and this one will be female. Now, palitan ko lang yung naming, okay? This will be RB female, and this will be RB male. Okay? And then may babaguhin pa akong isa. Ipakita ko na rin. Gagamit na rin kasi ako ng mga example na additional feature ng mga object natin. This is a text box. Okay? And then, may gagawin ako sa kanya, which is yung properties niya na read only. Mapasin niyo yung read only niya, naka-false. Gagawin ko yung true. Remember, this is a text box. Pag sinet mo as true yung read only, i-run natin yung program. Mapasin niyo, hindi ako makapag-type. Okay. Okay, that's what we call the read-only. Although text box siya, okay, for reading lang tayo. Sir, bakit hindi ka gumamit ng label? Yun ang tanong nyo, bakit gumamit pa ako nito? Ito kasi yan. Mapapansin nyo, nung nirun natin yung program, meron kang insertion point agad dito. Yung tatawag natin na focus. Pag hindi kasi natin nilagay yun, at inuna natin yung ating radio button, by default kasi, maseselect niya. Pag lumipat kasi ang focus, tinan yung tatab ko ah. Okay? Pag lumipat ang focus dito, sa start ng program natin, ang value nito from false, ibig sabihin hindi naka-select, automatically nagse-select yan as true. Okay? That's why gumamit ako dito ng text box. Ang gagawin na lang natin, pag sinelect ko to, ilalabas niya dito yung male. Pag sinelect ko naman dito, ilalabas niya yung word na female. Pinapakita ko kasi yung paggamit ng simple if-then statement. Yung one-sided natin. So, gawin na natin. So, definitely, different objects, different code. Sa mail muna tayo. Okay? Ang ating event is check change. Ibig sabihin, nagbago yung pagkakaselect sa kanya or yung value niya. If RB mail,
that check, pinakita ko na to dati ng discussion natin, is equal to true, then, ibig sabihin, nakaselect siya, merong tuldok doon sa bilog niya. TXT sex dot text is equal to, sabihin na lang natin, string na lang tayo ha, male. Sorry. Subukan natin. Ito yung ating code. Select ko yung male. Mapasin niya? Pag sinelect mo pa yan, wala na mangyayari. Bakit? Ang properties nga natin is check change. Ibig sabihin, nagbago yung pagkakaselect. From null or unselected, maseselect siya. Sir, bakit wala nangyari sa female? Tandaan natin, this is different object. Okay? Kaya, different objects rather. Kaya, dito ka lang may code, kaya dito lang may nangyayari doon sa iyong program. So, ang gagawin mo lang, double-click mo lang sa female, copy-paste lang to. Okay? Pwede mag-copy-paste eh. Kulang tayo kasi hindi natin nakopya yung I. Now, from RB male, papalitan mo lang yan ng female. Okay? And then, ito naman, papalitan mo rin syempre nung text female. Subukan natin. Ito siya. Male, female. Male, female. Okay, napapansin nyo, ang ginamit ko lang na code ay if. Sabihin, kahit dalawang sagot niya, either true or false, wala kang pakialam dun sa false. Meron ka lang pakialam dun sa true. Kung mag-false man yan, wala ka nang sabihin, hindi mo siya kinoconsider. So, yun yung paggamit natin ng if-then statement. So, napakaunti lang yung mga pwedeng samples na one-sided. Para ka lang nagtanong, pero isa lang yung gusto mong sagot. Okay, ganun lang yung concept ng if statement natin or if-then. So, next tayo, ito pa rin yung message box natin. Yung tinatawag naman natin na if-else statement. Ito na siya. So, sabi ko kanina, once na nagkaroon tayo ng condition, dalawa yan, true or false. Pag gumagamit tayo ng if-then-else statement, ibig sabihin, doon sa dalawang condition, doon sa isang condition natin, parehas, it's either true or false, meron siyang gagawin. So, meron tayong series of codes, both. Take note lang ha, sa flowchart na to, iba ang code mo for true, iba ang code mo for false. Sabihin, para kang nasa isang highway na meron kang dalawang daanan. Hindi mo pwedeng gawin yung both. So, ganun yung concept natin ng if-then-else statement. Ha? Kung nag-true siya, ang gagawin mo lang is yung statement mo sa true. Otherwise, ang ibig sabihin ng else, okay, kung hindi siya true, automatically false. Remember, sa if-then-else statement, dalawa lang lagi ang option mo. Hindi ka pwede magkaroon ng third option. So, remember na kung gagamitin mo siya sa isang program, kailangan exactly two options lang ang meron ka. So, kagaya kanina, we have the multi-line, we have the single line statement. So, ito lang yung ating syntax. Siyempre, nandun pa rin yung if then. Remember, isa lang ang end if natin kasi isa lang ang if natin. Okay? Ito na yung else. Ibig sabihin yan, kung ang condition mo ay hindi nag-true, automatically else. Okay? Ganito binabasa ng program yan ha. If the condition is true, gagawin niya yung statement and then terminate. Otherwise, kung nag-false to, gagawin ko yung statement lang else. Okay? So, parang highway yan. Hindi ka pwedeng pumunta both dun sa dalawang statement. So, yun yung tatandaan natin. Now, try natin siya into actual programming. Gagamit ako ng checkbox. Ito. Tapos sa checkbox ko, papalitan ko siya ngayon. Ito yung properties. Okay, papalitan ko siya ng text. Familiar kayo sa I agree with the terms and conditions. Dot, dot, dot. Okay. So, I agree with the terms and conditions. Ito yung tinatawag natin na EULA. So, ang pangalan ko na lang sa kanya is CHK EULA. Sir, ano yung EULA? EULA means End User License Agreement. Usually yan yung mga ina-approve natin or terms or condition. Pwede naman CHK terms or ikaw na ang bahala. Okay, as long as madali nating identify yung ating object. Now, maglalagay ako ng isang button. Ito yung button natin.
For example, ang button ko, that will be submit. Okay, di ba? Parang pag kung nag-create kayo ng account, BTN submit. Di ba pa nag-create tayo ng account, usually may meron tayo ina-agree na hindi naman natin binabasa. Okay? Wala, halos hindi nyo binabasa yan, yung mga terms and conditions. Basta i-check mo lang and then next lang tayo ng next kasi napakahaba. Okay? So, ang gusto ko mangyari, pag naka-check to, pwede kong pindutin yung submit. Pag hindi siya naka-check, naka-disable yung submit. So, tinan nyo muna ang gagawin ko. Bago tayo mag-run, okay, yung submit, meron siyang properties na enabled. Sabi ko kanina, magdadagdag ako ng mga features ng atin, pati sa properties na pwedeng gawin dun sa mga object natin na ginamit ng nakaraan. Lalagay ko ngayon ay false. So, yan ang ibig sabihin ng enabled is equal to false. Run natin siya. Ayan. Mapapansin nyo, hindi ko mapindot yung button na submit. Okay, ang gagawin natin, pag chineck ko to, may enabled yung button. Ibig sabihin, pwede ko siyang submit. Pag inuncheck ko na naman, hindi. So, may dalawa kang possible result, naka-check or hindi naka-check. That's why gagamit ka ng if-else statement. So, to do that, syempre, dito mo lang gagalawin yun. So, if, okay, chkeula.check is equal to true, then, enabled natin yung button, btn submit dot enabled is equal to true. Otherwise, else, ibig sabihin ng else na yan, kung hindi siya naka-check, ibig sabihin naka-uncheck siya. btn submit dot enabled is equal to false. Kung mapansin nyo, sa else wala na tayong condition. Ang ibig sabihin nga niyan is, eto na yung last resort natin. Ang checkbox, dalawa lang naman yan. Sorry. It's either ma-check or ma-uncheck. Kaya sa condition natin, kung hindi siya naka-check, automatically, naka-uncheck yan. Okay, this is equals. Subukan na po natin. Ito yung ating button. Okay, I agree. Pasin ninyo. Pag tinanggal ko, nawawala. I agree, and then, I don't agree. Okay? So, yan yung example natin for the if-else. Tatandaan natin, pag sinabi lang if-else, dalawa lang po ang possible result. Huwag kang gagamit ng if-else kung meron kang 3 or more. That will be discussed sa future lesson natin. So, terminate ko lang. Okay? Yes ulit. Last example naman ng ating if-else. So, for this example, gagamit ako ng isang label. Ito siya, isang label. Then, isang button. Oops, sorry. Checkbox. Button. Ito siya. Okay. And then, gagamit ako ng timer. Ayan, timer po. Ito. Okay, dyan lang si timer natin. So, isiset ko muna yung mga properties. Okay, si timer muna, enabled niya, naka-false. Ibig sabihin, pa nag-start yung program natin, naka-off siya. Interval natin ay 1,000 para that is equivalent to 1 second. Timer 1, hindi ko na siya babaguhin. Or, sabi ko nga, kailangan pala binabago. So, baguhin na natin. TMR start. Okay? Or, ang gamit kasi nito, magka-countdown tayo. Countdown timer. So, CT. Ibig sabihin ng CD, countdown timer. CDT para sure. Okay? TMR CDT, countdown timer. Sabi ko, bahala kayo sa name. As long kayo ang programmer, alam nyo ang ibig sabihin. Next, sa button natin, gagawin ko siyang BTN, start. Then, ang caption natin will be start. And then, sa label natin, this will be LBLCDT. Countdown timer natin yan, yung label natin. Since countdown timer natin yan, kailangan nag-i-start yan sa, sabihin natin 10 seconds na lang ah. By default lang, 10. Okay, from 10, ibig sabihin magka-countdown lang tayo until sa 0. Ngayon, gagamitin ko yung if-else statement. Ang gusto ko lang mangyari, magka-countdown yung 10, ibig sabihin from 10, 9, 8, 7. Ang condition natin ngayon, if hindi pa siya 0, definitely magbabawas ka ng isa.
Di ba ganun ang countdown? From 10, magbukas ka isa, magiging 9, magiging 8. Pero once na nag-zero siya, dapat mag-i-stop yung timer natin. And then, magdi-disable yung ating button para hindi ko na siya ma-start ulit. So to do that, syempre dito ang coding natin. If lblcdt.text is equal to 0, then, ano ang ibig sabihin ng 0? Lagay muna tayo message box. Okay? Times up. Nalagay lang ako ng, huwag ko nalagyan ng button kasi by default na lang okay. Critical naman or info na lang. And then, ang title ko na lang, timer. Okay? Then, after nun, kailangan ko i-disable yung timer. Paano i-disable yung timer? tmrcdt.enabled is equal to false. Okay? And then, i-disable ko yung button natin na start. btn start.enabled is equal to false. Okay? Mapapansin natin, ito yung sinasabi ko kanina ng series of statement or code. Kung mapapansin nyo, yung mga nauna pa, isa-isa lang. Pero mapapansin nyo rito, dito sa example natin, once na nag-true yung condition natin, or ibig sabihin, nag-zero yung bilang natin doon sa label natin, tatlo yung gagawin niya. Maglalagay ako ng message box para i-prompt ang user na time's up na. I-disable ko yung timer, i-disable ko yung button na start. Then, otherwise, ano yung else? Ibig sabihin ng else, hindi pa nagsisiro yung ating timer. So, kung hindi pa siya nagsisiro, magbabawas tayo ng isa. lblcdt.text is equal to lblcdt.text minus 1. Ang ibig sabihin po nito, the new value of the label will be the old value ng label, bawasan mo ng isa. Kaya napakahalaga na ito, kailangan mag-start or ang default niya ay 10. Kasi later on, magkakaroon ng problema. Example lang naman ito para makita lang natin yung paggamit natin ng if-else. Subukan natin. Okay, pipindutin ko ngayon yung ating, exit ko lang ah. Bakit? Babalik lang ako dun sa code para makita na, mas madali natin makaintindihan. Ayan. Start ko lang. Ay, sorry. May mali pala tayo. Sorry po. Okay, ang code pala natin na to, exit, control X ha, cut ko lang. Yan po pala ay nasa timer. Okay, kasi every tick ng timer, kailangan sinecheck niya yan. Ang gagawin ko lang sa start will be, tatandaan nyo naka-disabled yung ating timer. So, tmrcdt.enabled is equal to true. So, ibig sabihin po, itong condition na to, bawat tick ng ating timer, sinecheck niya yung ating condition. Subukan natin. Ayan. Kasi pag nasa button kanina, hindi siya magmumukhang timer dahil iisa-isahin natin siyang pindutin. Kasi na nakaraan, tinuro ko naman na yung concept ng ating timer. Start natin. So, nag-enable ang timer. Ayan. Nag-check siya ng condition. Kung hindi pa nagsisiro, bawasan mo siya ng value. And then, once na nagsiro, ayan. Message box. Okay. Now, sir, bakit pa ulit-ulit po? Papasin niyo pa ulit-ulit, di ba? Ito kasi yan. Sa series of code, sa multi-line, okay, may tatawag din tayong hierarchy. Kung naka-hierarchy yan, kung sino yung nasa pinakataas, yun yung ulit-ulitin niya. Mapapansin natin na yung message box, paulit-ulit niyang ginagawa. Bakit? Kasi paulit-ulit niyang chinecheck yung condition. In which, ang dapat muna nating gawin ay, pasin niyo, pagpapalitin ko to. Uunahin kong i-disabled muna yung ating timer bago ako maglagay ng message box. Yan. Subukan natin ulit. Start. Kasi nakaka-hierarchy. Ibig sabihin, okay, isa-isa niyang binabasa yon. As long as hindi pa naka-false or hindi pa nag-zero or hindi mo na-shutdown yung timer natin, automatically gagawin. Pansinin nyo, isa na lang. Isa na lang yung ating message box. Kasi after niyang na-detect na nag-zero na yon, terminate na natin yung timer. Ibig sabihin, hindi na siya nagbibilang. Naka-off na yung timer natin. And then, okay, mapapansin nyo, naka-enable pa to, di ba? Bakit? Naka-hierarchy nga yan. Na kailangan ko munang i-confirm
na nabasa ko yung message box bago niya i-disable yun. So, tatandaan natin, pag mga may multi-line of code tayo, kailangan yung pinaka-hierarchy, yung pinaka-una niya dapat gawin, yun yung nasa ibabaw. So, ito yung mga example natin sa paggamit natin ngayon ng if statement tsaka if then else statement. So, in this following video, okay, ang tinuro ko lang muna ay yung dalawa. Okay? Yung single if in which one-sided tayo, ibig sabihin isang result lang kailangan mo, and then yung ating if then else or yung if else na tinatawag, wherein meron kang dalawang option in which yung dalawang option na yun parehas may series or statements kang gagawin. Okay? So, huwag niyong sauluhin yung code, alamin niyo yung syntax or yung proper use ng ating if then else statement. Same with the if statement. Kasi marami kang pwedeng gawin as long as nakukuha natin yung pinaka-concept nila. So hanggang dyan lang muna yung discussion natin regarding the conditional statements na if tsaka yung if else na statement.